Amen. So, anong pinag-aaralan mo po ito, hindi ko po in-expect na ito yung will ni Lord na ibabahagi ko. Maliit lang po ito na message po para sa atin. So, sa mensahe po na ito, na-touch po ako talaga, nakiyak ako nung habang pinag-aaralan ko ito. Lord, sabi ko, hindi ko maintindihan. Pero subalit na humihingi ako ng wisdom na maunawaan ko yung salita na ibabahagi ko sa sarili, sabi ko. So, number one, how to restore when we are backsliding the Holy Spirit. Number one, confess and admit. Amen? So, the first step is to admit our spiritual condition. So, aminin po natin na ang ating relasyon sa Panginoon, dati po mainit po tayo. Pero bakit ngayon napapansin natin medyo nalalamig tayo, wala na tayo sa yung dating kainitan po natin sa Panginoon. So, we need to, na mahirap po natin aminin na sa ating sarili na hindi po natin ganyan itama yung ating relasyon na kung tayo po ay naligaw po sa Kanya. Amen? Amen. So, aminin po natin dapat na Panginoon, mali ako. Mali ako sa mga ginagawa ko. So, kailangan we need to admit. Amen. Amen. So, aminin po natin sa Panginoon na wala po talagang imposible sa Panginoon. Lord, napabayaan ko yung relasyon ko sa'yo. Napabayaan ko yung pagbubulay-bulay ko ng isang salita. Napabayaan ko yung relasyon ko kasi lagi akong busy. Napabayaan ko kung paano ako manalangin. Amen. Amen. So, kailangan po natin isipin at kailangan po natin aminin sa ating sarili na hindi po natin kaya. Hindi po natin kaya kung wala po ang Panginoon. Amen. Sa buhay po natin. Kailangan aminin po natin na lagi tayong mali. Kung napapayaan man natin na minsan lagi po tayong busy, kung ano po yung will ni Lord, minsan hindi po natin yung iniisip. So, kailangan we need to decide na, Lord, mali na ito. Kung alam po natin na mali, bakit mo pa kailangan na kailangan po natin na gawin yung hindi dapat gawin. So we need to kailangan yung hindi na po natin dapat yung isipin na yung hindi po kalooban ng Panginoon, hindi na po natin dapat gawin. Amen? We acknowledge na talagang mali tayo. Kung wala talaga ang Panginoon sa buhay natin, hindi po natin talaga kaya. Amen? Number Amen. Two, repentance. Amen? Bilang isang Kristiyano, hindi lang po ang believers ang humingi ng kapatawaran. Tayo rin mga Kristiyano, dapat humingi ng kapatawaran. Amen? Amen. The next step is to change direction and turn around. To follow God once again. Amen? Dito po sa Book of Revelation, hindi po yung mga unbelievers ang mga kausap dito, kundi mga Kristiyano po. Amen. Kristiyano po mga kausap dito. Paano ka mapapatawad kung di mo inaamin na mali mo, ang mali mo. Amen? Kailangan 100% po tayo na humingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi yung paulit-ulit na lang lagi na ginagawa natin. So we need to, kung iniisip mo na mali, huwag mo nang ituloy, di ba? Kasi hindi po talaga naaayon ang Panginoon na gagawin mo yon para sa kanyang kalooban. Sa verse ng Revelation chapter 2, verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang pinalalagyan maliban na magsisi ka. Amen? Amen. Ano po na alalahanin mo, we need to repent. Paulit-ulit po na sinasabi po doon sa Revelation na we need to repent as a Christian, hindi lang po sa mga unbelievers, kailangan po tayo. Amen. Na tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon. And in Revelation chapter 2 verse 16, sinasabi rin po, repent. Magsisi ka or else I will come quickly. Amen. Masakit man tanggapin ang salita ng Diyos, pero ito po ay totoo. Tapos po sa puso natin. Amen? Amen. Umas na ang Panginoon, ang nagturo at nagtuwid sa buhay po natin. Masakit man tanggapin, pero kinakailangan po natin. Amen? Kailangan po natin tanggapin sa buhay natin. Amen? Amen. So repent or else I will come with you. The same verse,
sa Revelation chapter 3 verse 3, you turn around to repent. Kung hindi, ang Diyos po, hindi po natin alam kung kailan ang darating. Amen? Amen. Para po isang magnanakaw yun, yung magnanakaw nga, hindi sasabihin na, uy, ganito, ganitong oras na darating ako sa bahay mo para magnanakaw. Ganon din po ang Diyos. Hindi po siya nagsasabi kung kailan siya darating sa bundok. So, kailangan lagi po natin, tayong handa. Amen. Yung mga ginagawa natin, talikuran po na natin. Kasi hindi po karapat dapat sa Panginoon. Amen? Amen. So, sa Revelation 3:19 din po, repent din po. The same verse po yan. Na kailangan po na, bilang isang Kristiyano, kailangan po tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Para mapatawad, we need to repent. 100%. So, aminin po natin na mali ito, so I need to repent. Pero kung doon ka pa rin lumalakad sa ginagawa mong mali, hindi na po naaayos sa Panginoon. Yung sarili mo na lang ang sinusunod mo, kundi hindi ang Panginoon. Nagiging yung tinatama ka na nga ng Panginoon, sinusuan mo pa rin. Hindi mo pa rin pinubuksan ng spiritual na yung spiritual po natin. Bilang isang Kristiyano, wala na po tayong kuminsan alam po natin na hindi nagigipasaway po tayo, pero as a Christian, bilang nakakilala po sa Panginoon, magkaroon po sana tayo ng malambot na puso sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Amen. So repentance, kung ibig kong sabihin, inamin mo ang mali mo, kaya dapat mong itama ang iyong pagkakamali. Amen? And so number two, tinalikuran mo na ang maling mong ginawa. So yung mga pagkakamali po natin, hindi na po natin dapat kailangan balikan. Amen? Amen. Halimbawa kung isunuka mo yung isang pagkain, hindi mo na kailangan na kainin ulit. So, ganyan din po tayo. Kung humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon, hindi na po natin kailangan ulit-ulitin. Kasi ang Panginoon, kuminsan, kung hindi po tayo, nagiging pasaway po tayo sa Panginoon, ang Diyos po, marunong din po magalit sa atin. Amen? So, number three, believe that God will receive you when you return. Amen? Amen. Sabi po sa book of Ephesians, I will love them, put them free, to not let you down or hold you back. Amen? Kung hihingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon, ang Diyos ay handa pong mahalin po tayo. Noon nga po, hindi pa po tayo unbeliever, hindi po tayo nakakakilala sa Panginoon, pinili ka na ng Diyos, mahal ka na ng Diyos at mahal na po tayo ng Diyos sa ating sasabing sinapupunan pa lamang po ng ating mga ina, pinili ka na ng Diyos. Amen? Amen. I will love them free. Amen? Napakapalad po natin kasi libre po yung pagmamahal ng Panginoon. Wala pong bayad. Amen. Amen? So, saan pa tayo makakakita ng kahit patuloy na nagkakasala tayo sa Panginoon, patuloy pa rin na andyan siya. Patuloy pa rin siya gumagabay. Patuloy pa rin siya nagmamahal kahit nagkakasala tayo. Alam niyo, habang pinag-aralan ko ang mensaheng ito, napaiyak ako. Ilang beses ko pinaulit-ulit nire-review. Lord, sabi ko, ganun mo pala kami kamahal kahit na ipaulit-ulit kaming kapaulit-ulit ko ka namin sinasaktan, paulit-ulit kami nagkakasala, pero andyan ka pa rin. Libre ang pagmamahal ng Panginoon. Walang manghigit na makakahadlang sa Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Magkasala man tayo paulit-ulit, ang Panginoon. Panginoon po ang yung wala pong katapusan. Amen. Ang kanyang pagmamahal po sa atin. And number four, ito, renew your commitment. Amen. Ang dapat po ba natin ibalik? Renew our commitment with God. Amen. Amen. Sa ano to, sa mensaheng ito, renew your commitment. Sinabi po ng God, handa po ba tayo mag-renew ng commitment para sa Panginoon? Amen. Wala po tayong maitatago sa Panginoon.
kung nalalamig man tayo noon, sobrang init po natin sa Panginoon. Ngayon, this is the time to renew our commitment to God. Amen? Sinabi po kay Peter, tinanong ng Panginoon si Peter, "Peter, do you love me?" Ano po ang sagot ng Peter? "Yes, yes Lord, I love you." Amen? So napakagandang sagot ni Peter sa Panginoon. "Mahal kita, Panginoon." Kaya si Peter po, sumunod po sa Panginoon. Nang wala pong doubt, wala pong, hindi po siya nagdalawang isip na sumunod sa Panginoon. Dahil alam niya na nakasigurado siya sa Panginoon. So sana ganun din po sana po tayo. Nahanda po natin i-renew ang ating commitment sa Panginoon. For example po, kung sa isang bagay or sa isang relasyon, kung alam mo po yung hindi na po kanais-nais o kaganda-gandang tignan, halimbawa lang po sa bahay, kung nakikita mo na bubulok na, kailangan di ba i-repair po natin yon? So, ganun din po yung reflection natin sa Panginoon. Kailangan po natin i-renew yung commitment po sa ating Panginoon. Hindi po yung bukas na lang. Bahala na. So, kailangan po natin, wag po natin dapat yung sabihin sa Panginoon na kung kinausap ka ng Panginoon, "Anak, i-renew mo yung commitment mo sa akin. Ibalik mo yung dating init mo sa akin. Ibalik mo yung kung gaano ka kaseryoso, kung paano ka manabik na manalangin. Ibalik mo yun sa akin." Yun lang ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Renew. Amen. Renew your commitment. Kaya church, handa po ba tayong mag-renew ng commitment na po natin sa Panginoon? Amen. Amen. Ang dapat ibaliwalain ang sinasabi po ng Panginoon sa atin. So number 5, ask God to heal you today. Amen. Kapag nag-backsliding po tayo sa Panginoon, kapag napabayaan po natin ang pag-pray, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, kapag napabayaan natin ang kung gaano tayo kainis sa Diyos, ang Panginoon po ay handa kong hilumin kung nalamig man po tayo sa Kanya. Kapag nag-backsliding po tayo, nasusugatan po ang ating sarili. At walang nabubuhay sa kasalanan na hindi sinasaktan ng sarili. Amen? So, kailangan, hindi, kung nag-backsliding po tayo sa Panginoon, spiritually, hindi lang po yung sarili natin ang ating sinasaktan, kundi ang Panginoon. Amen? Isipin po natin na yung mga ginagawa natin na hindi po kaayon sa Kanyang kalooban, lalo mo pong sinasaktan, lalo mo pinapako ang Diyos sa cross. Amen? So hindi po na natin dapat na gawin yun, na hindi po yung ng kalooban ng Panginoon. Kailangan po natin na maging seryoso. Hindi po talagang seryoso sa ano. Talagang seryoso po sa paglilingkod po sa Panginoon. Amen. Amen. So 100% po natin ibalik kung paano po tayo naging mainit sa Panginoon. Sana po bilang isang Kristiyano at nakakilala sa Panginoon, huwag lang po tayong kontento na mabuhay sa mundo, kundi lalo pa tayong yung parang ibigay po natin sa Panginoon yung talagang gusto ng Panginoon, yung hindi po yung kalooban po natin. Amen? Amen. So, bilang pagtatapos po, kung isa man po tayo na nalamig po sa Panginoon, hindi ko po kilala kung sino po yung nalamig sa Panginoon, but God, He knows us. Amen? Amen. So let us stand up na
Manalangin po tayo.